it's me again, Katya. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, we're going to talk about what is the differences between rebonding and hair Brazilian. So before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button and click the bell button beside it. So let's start. Differences between hair rebonding and hair Brazilian. So guys, hair rebonding is a treatment that makes your hair straight. Para siya sa mga wavy yung buhok, yung mga medyo kulot, yun mga nire-rebond talaga yun para mag-straight yung hair nila. So Brazilian blowout is a treatment for damaged hair. It doesn't make your hair straight permanently, but it can make your hair less frizzy. Yung Brazilian naman, para siya sa mga, ano guys, mga sirang-sira na yung buhok dahil sa kulay, sobrang damage na ng hair nila. So, hindi na nila kasi pwedeng apply ng rebond yun, pang-rebond. So, kailangan nila is Brazilian para safe sila. Kasi nga, ang Brazilian is more on treatment. Kapag ka in-apply sa buhok, babalik yung dating babalik yung dating strand ng buhok nila, pero hindi ganun 100% pag isang beses ginamit. Kailangan talaga i-maintain para bumalik yung protein sa buhok natin, kasi yung buhok kasi natin kailangan din ng protein eh. So gets guys, which one is better? Well guys, depende naman yun eh, kung ano yung gusto mong gawin sa buhok mo. Question number one. Do you want to have a straight hair? So, if yes, then magpa-rebond ka. Kasi, yung rebond kasi guys, pampastraight talaga yun ang buhok. Kapag ka nag-Brazilian ka, hindi siya ganun ka 100% straight. Pero kung gusto mo ng straight na straight, then go for rebond. Kasi ang rebond kasi is nakakapag-straight talaga siya ng mga curly hair. Lalo na pag virgin hair, maganda din siya i-rebond. Pero kung hindi naman ganun ka ano yung buhok mo, huwag ka na lang magpa-rebond. Okay na lang sa yung mga Brazilian ka para ma-safe din. Kung hindi ka naman din prepared sa mga sobrang straight. Kasi merong kliyente na pag sinabing hair rebond, may iba, ayaw nila yung sobrang straight kasi parang lumalaki daw yung ulo nila. Ganun. So, treatment, ganun guys. So, if no, go for Brazilian blowout. Kasi ang Brazilian blowout guys, nakakapag-straight siya, pero hindi 100%. Ang kaya niya lang gawin is palambutin yung buhok mo, maging shiny ulit siya, pero hindi siya 100% straight. May iba kasi yung kliyente nag-a-assume na kapag hair Brazilian, nakakapag-straight daw, bakit daw sa ibang ganun. Hindi talaga siya nakakapag-straight kasi more on treatment lang siya. Kung meron man nakakapag-straight na treatment, yun yung mga masasakit sa ilong, sa dibdib, sa mata, yun. So, yung mga 70 to 80% yung straightening yun. Pero, mga ilang days lang nawawala din kasi nga ang Brazilian is more on treatment lang talaga. Hindi siya ganun nakakapag-straight. Uulit-ulitin ko talaga guys, hindi siya nakakapag-straight. Kasi more on treatment lang talaga siya. Yun lang ang kaya niyang itulong sa bands ng hair ng kliyente. Do you have a damaged hair? So, if yes, then you need a Brazilian blowout. Because keratin, keratin, what is keratin guys? Yun yung mga tinatanong ng mga ibang stylist. Pero, based sa research ko, proteina sa buhok. So, yun yung kailangan mo sa buhok. Kasi nga, yun nga, babalik
ulit sa magiging healthy yung buhok mo, magiging malambot, yung mga frizzy hair mo, maglilash siya. Hindi nga ganun ka, ano lang, isang beses mong gagawin. Kailangan kapag ka, ano, maintain, i-maintain mo para maganda yung maging resulta, hindi yung pahinto-hinto. Yung Brazilian guys, ginagawa siya for at least 2 to 3 months. Nagpagawa ka ngayon, 2 to 3 months, pagawa ka ulit para mas healthy yung hair. Did you bleach your hair? So, kung nag-bleach ka ng hair, stay away from rebonding. Kasi, hindi talaga siya advisable. Meron kasing ibang ano guys, mga stylist, no? Hindi ko nilalahat to, pero pansin ko yung iba, gumagawa sila kahit hindi naman advisable na gawin. Bawal talaga siya guys gawin kasi isipin mo, yung bleach kasi ash yun. Mga 3 to 4 times binibleach yun, depende pa yun sa hair ng kliyente. Kasi minsan ang hair ng kliyente, maraming red sa buhok or kasi nga tayong Asian more on red sa buhok, kaya kailangan yung patayin. So para kasi ma-achieve yung ash, kailangan i-bleach yun. May iba kasi nagpa-ash, nagpa-gray, nagpa-ash blend, gustong magpa-rebond, mga ano guys, hindi nag-iingat sa buhok nila. So yung ibang stylist gusto lang ganun, ito gagawin nila. Kapag nakagawa sila ng kasalanan, ayun, ay hindi siya nang papakita sa kliyente nila. Yun guys, yun yung iiwasan natin guys, no? Kung mapanood mo man tong video na to, huwag na huwag mong gagawin na pag ikaw nagpa-bleach tapos mag-hepa pa-reband ka, good luck na lang sa buhok mo. Kasi sa mga training na na-attendan ko, hindi talaga siya pwede guys. Yun yung advice sa amin. Na kahit ano pang sabihin ng kliyente, kung mayroon magpapagawa, magpipirma ng waiver. Kasi in case na anong mangyari, sinabi ng stylist mo, tapos nagpumilit ka, wala nang kasalanan dun yung stylist. So, bawal talaga siyang gawin. So, if your answer is no, then go back to the question number one. So, ayan guys, sana meron akong meron kang natutunan sa video na to. So, kung meron ka pang tanong, huwag kang mahiyang mag-comment sa baba. Free to comment guys kung meron kayong tanong, kung meron pa kayong hindi naintindihan, meron pa kayong gustong malaman. So, hanggang dun na lang muna yung video natin. See you on my next vlog! Bye!